Hello mga mamshies! Magandang araw sa ating lahat at welcome sa Rosana Gomez Vlog. Dito tayo ngayon para sa kakaibang recipe na lulutuin natin ngayon, ang puso ng saging. Kaya yung kakaibang luto ng puso ng saging na hindi natin laging ginagawa sa ating kusina. Yung ito kasi ay pwede nating lutuin, lalo na sa mga probinsya. Kasi hindi naman natin kailangan bilhin, kasi marami yan sa paligid natin. So, lulutuin natin siya ng masarap at magugustuhan ng mga bata. Tara na, tikman natin mamaya pagkatapos, lutuin na natin. Tara na mga mamsis, luto na tayo. Ito muna gagawin natin. Ito binalatan ko na. Ano, ganyan, pagkatapos, yung, ito yung puso ng saging, guys. Kanina kasi, nare-record ko yung pala, hindi ko napindot yung, ano, recording. So, ayan, nag-ulit. Binalatan ko na siya, guys, tapos sinati ko. Tapos, hahatiin ko pa ito ulit, kasi kukuluan natin. Para madali siyang maluto. Hulaan nyo, nagagawin ko. Ito ay ano lang para sa mga katulad ko na walang ka-afford bili. So gawa na lang tayo ng nutritious na bagay para pampalit sa hindi natin ma-afford. Bitin na, no? Anyway, mamaya malalaman nyo kung ano ang lulutuin natin. Ito ay para sa ating snacks. And guys, habang nagbabalat ako kanina ng puso ng saging, yung tinatanggalan ko siya ng magulang na pambalat noon, nagpapakulo na ako ng tubig. Nakasalang na. So, ngayon kumukulo na siya. Ilalagay na natin to. Palalambutin natin siya, guys. Bago maghintay tayo ng mga ilang minuto hanggang lumambot siya, nalagyan ko ng konting asin ang tubig. Hintayin natin ng mga 15 to 20 minutes. 2,000 years later. Ayan, kumulo na. Luto na yung ating puso ng saging. Ayan, oh, malambot na siya. So, tatanggalin na natin siya dyan. Off natin yan. Then, tatanggalin na natin siya. Mainit siya. Siyempre naman, tubig, tatapon na natin yan. Then, eto na siya. Yan. Ayan. Ayan ang ating mga ano, mga ingredients. Celery. Tapos, eto, onions. Garlic. Pasensya, nahaluan ng celery. Tapos, konting cube. Flour, half cup, egg para panghalo dyan. Tapos, of course, ang ating eto, pihiwain natin. In cubes, maliliit. At saka, eto, may oyster sauce tayo, may white pepper, may magic syrup. Option naman yung magic syrup, guys. Tapos, itlog para sa pagkrito mamaya. And, breadcrumbs. Hindi pa nalilipat. So, ngayon, maghihiwa tayo ng ating puto. Ay, puto naman, puso. Sorry guys, remember. Ayan. Hihiwain natin to. Natanggalin natin to siya, itong pinaka... Ano ba tawag sa Tagalog nito? Pasensya na kayo mga kapatid, kasi ito ako ay Bisaya, kaya ang tawag sa amin yan subok. Hindi subok na ano, Tagalog. Hindi ko alam sa gitna ang pangalan yan, Tagalog. Bobo ko talaga, no? Yan. Yung nasa gitna na yan, tatanggalin natin. Kasi medyo may katigasan pa yan. Hindi ako maarte, pero ang nangyari, mainit pa kasi, kaya ito nakaganito mo. Hiwa. Oh, so this one.
Ihiwain natin ito ng paganito, guys. Kasi, ang gagawin natin ngayon ay burger patty. Burger patty siya, pero gulay. Pagka marami, yung iba gagawin ko na lang balls kasi para may ulam. Masarap 'to yung ulam. Tayo mga vegetarian, pwede natin 'tong gawin. Wala tayong pambili ng karne ng baka, ito na lang, nutritious pa rin naman. Ito yung ating pampalit. Yung abot kayang halaga na pagkain na akala mo totoong meat pero gulay siya. Actually, yung iba nito, guys, ginagawa, hilaw lang siya, ginaganito na. Kaya ako ginaganito siya kasi ayoko nang madagta. Kaya tinatanggalan ko muna siya. Tsaka gusto ko mabilis, malambot na siya. Para talaga siyang karne pag naluto. Ito yung puso ng saging na kaganda-ganda, mapula, tapos dudurugin lang pala. Char. Hindi ako pwede magmabilis pag nito maghiwa ang makakain kasi yung hindi stable yung table ko, folding kasi. Hindi pwedeng magagano kasi matutumba. Pero pinapakita ko lang na kahit ganito ang sitwasyon natin, pwede nating pasarapin at makakain tayo ng masarap. Nakakalimutan ang ating magic sa asin. Kasi walang lasa pag walang asin. Kahit meron tayong magic sarap, iba pa rin. Diba? Iba yung original. Konti lang. Yeah, actually, ilalagay ko lang to siya. Eto. Yan. Kita nyo na? Yan. Ilalagay ko lang to yan, no? Dito. Sa puso. Lalagyan ko ng asin ang puso. Tapos, eto. Naghinawa ko, guys, ha? Hindi ibig sabihin na hindi ako nagpugas. Pwede naman kasi magsapin, pero mas feel ko kasi yung aking ginagawa pagka yung ganito. So, tatanggalan ko muna siya ng water. Watery kasi to. Mainit! Pero para sa... Kasi gusto natin kumain, eh magtiis. Yan. Ito mo nalagay. Kaya, kailangan natin tigayin. Yan, tapos na tayo. Dito. Tapos, tatapon na natin to. Lalagyan na natin to. Babalik natin to siya dyan. Hihiwalayin natin to siya, guys. Pagtapos natin siyang pigain, ganyan, paghiwa-hiwalayin. Ayan. Lagay natin ang ating onion. Pero kung ayaw niyo, kung mga bata, ayaw kumain ng ganito, pwede rin nang wala, ha? Kasi ako, gusto ko lang kasi yung may lalo na itong garlic. Eh, maraming mga bata ang ayaw nito. Kaya ako maglalagay nito kasi mabango. Mabango siya. Tapos, eto. Inarchives natin, guys. Inurog ko. Kasi... nilagyan ko ng konting water to make it sure na malambot siya pag inihalo. Kasi naranasan na namin noon na hindi ko siya dinurog ng ganito.
Aba, namuo din siya dun sa niluto ko. Buot talaga yung nakagat ng anak ko. Ayan, narug na siya. So, ilalagay na natin siyang ganun. Sure na, halong-halo siya para ma-even yung lasa niya. Lalagay na natin yung flour. Lalagay lang tayo ng konti para mag-hold. Lalagay natin ito. Maglalagay ako ng magic. Magic sarap. Baka naman, magic sarap. Ayan. At saka si Mama Sitas na oyster sauce. White pepper. White pepper gamit ko, guys. Yan. Pamintang durog na puti. Okay. One teaspoon pa ng butter. Yun ang mga nasa, ano, guys, yung mga nasa liblib na lugar. Yung ano, yung walang ibang ingredients katulad nito. Okay lang maging simple. Kahit itlog lang, ilagay mo, tsaka ano, lagyan mo ng asin at konting bacon or what else, or sugar na konti. Pwede na. Kasi ano eh, may talagang masarap naman talaga siya. Kaya lang, nandito naman tayo sa syudad. Kaya mayroon naman kasi yung stock sa ref. Kaya ako nilagyan siya ng ganyan. Optional lang yung ibang ingredients na nilagay ko. Pampalasa lang. Additional flavor lang siya. Pero kung halimbawa, nandiyan kayo sa bukid, hindi naman kayo nakabili ng mga ganyan, mga butter, mga cornstarch, o ano, whatever, yung mga flour. Sa bukid naman, may itlog eh. May itlog, may asin, may konting pampalasa. Okay na yun. Pwede na siya. Diba? Yan. Pwede na siya, guys. Yan. Pwede na natin siyang lituhin. Ano, i-mold mo muna natin. Mamold. Malinis yung kamay ko, guys, ha? Malaki. Ibilugin ko siya rito. Alagyan ko rito. Masarap to. Maganda sana to kung nilagay ko muna sa ref. Pero okay lang. Pasti ko naman. Bro, mga konti lang to. Ayan.
The rest, yung nasa natira guys, natira, ay akin na lang bibilugin. Parang gawin ko siyang bola-bola. So, ayan. Para makita nyo yung option na pwede natin gawin sa puso ng saging. Kung hindi masya bola-bola, maging nuggets mo lang. Okay na yun. Saka pwede nang walang ganito. May sobra lang kasi. Kaya kaya. Maganda kasi nito, ginagawa mo ng bola bago mo ganyan sausaw. Kaso mo ako, nagmamadali yata ako eh. Para may hinahabol na oras. Ayan. Ayan. Okay. So, let's... ating nilutong patty na puso ng saging. So ngayon, ipapalaman na natin siya sa ating tinapay. Hindi ko na ininit yung tinapay kasi hindi ko na siya tinoast kasi may bago pa naman siya. Tapos, ito yung ating dressing. So, let's make it now. Magkakamay ako, naghugas ako kahapon. De, joke lang. De, malinis ang kamay ko, guys. Lalagyan ko muna to ng konting dressing dito. Para masarap. Ibang klase mo palang. Etong dressing natin guys, gawa ko lang din yan. Yung mayonnaise na yan. Tapos nilagyan ko lang ng konting ketchup. Tinimplahan. Ayan. Dapat sana, hindi ganun. Baliktad. Di marunong magpalangan. Para hindi siya puro gulay sa taas. Okay na guys. Nasa kakain na yun kung magdadagdag siya ng dressing. Titikman na natin to ngayon at kakainin na. Kaya, tatanungin natin yung aking tester. Meron ako rito ng tiga-tikim at tiga-garate ng aking ginawa. So, malalaman natin yan. Okay, tanggalin ko muna. Yan. Wow! Hi! Tapos na yung aking ginawa na burger. Eto na siya. Ito yung ating vegetable burger, yung tawag natin ay patty na puso ng saging. Nabubulo. Anyway guys, huwag nyo kalimutan i-subscribe at i-like at i-share itong aking video. Para sa susunod na mga videos ko, pindutin nyo na rin yung notification bell para kayo ay ma-notify. Diba? Tara, kain na tayo. O, diba mukhang masarap naman? Pero titingnan ko kung masarap talaga. Okay. Titikman ko pala. Not titingnan, titikman ko. Tapos may maririnig kayo kung ano ang sasabihin ng aking tester. Hindi siya magpapakita. Hindi pa nalilig. Kaya boses lang daw muna ang kanyang, isishare. Sige ha. Kakain na. Maamoy kasi nila ka. Ayan. Anong masasabi mo sa iyong kinagat na burger patty natin na puso na saging? Kinuha natin burger. Mahap.
Masarap daw. Crispy. Crispy. Ah, sarap. Hindi nakita eh. Hindi siya nakita. Nung pinakita. Ayan ang ganda niya. Nung nag-slice, in-slice ko siya. Ayan. Ayan. Kasi, hindi ako makakagat ng malaki. Kaya ako ini-slice yung aking burger. Di ba? So, bago ako kakain. Masarap siya, sabi ng aking kasama dito. Yung anak kong maganda. Walang iba. Nag-iisa. Para din siyang karne. Sarap din ito yung ulam. At saka yung pati nito da, ito guys, itong ginawa kong puso ng saging, masarap ito yung ulam. Pwede ito pang ulam. Ayun, depende na lang sa inyo kung yung dry o kaya yung parang bola-bola o kaya prituhin mo lang siya ng ganito. Pwede mo rin siya na ganun sauce. Diba? So, maraming option na murang pagkain na makakakain tayo na akala mo nasa labas tayo kumain. See you guys! Bye-bye na! See you next vlog!